Alright, good morning, good morning, good morning po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to. It's nandito po ako ngayon sa Facebook page ng Baylon ngayon. Ito babasahin ko, dapat bang ikalat ang isang balita na walang kumpirmasyon kung totoo o hindi? O yun yung tanong ng Baylon ngayon, ulitin ko yung tanong ha. Dapat bang ikalat ang isang balita na walang kumpirmasyon kung totoo o hindi? Ito raw yung ano, sagot ni OG Diaz tungkol dyan. May nagchika pa sa akin na nagkikita ng lihim o pasikretong nagkikita si Daniel at si Andrea. E syempre, hindi naman to confirm ba? Kaya dapat marinig din natin ang panig nila kasi nalilink si Daniel kay Andrea Brillantes. O yun yung ano, yung sinabi ni OG Diaz tungkol dito sa ano, sa narinig niya, di umano, galing sa kanyang source na itong si Daniel at si Andrea ay nakikita. Pero dinuktong niya, sabi niya hindi naman ito ay kumpirmado. So ibig sabihin, itong kanyang ibinalita ay walang kumpirmasyon. So hindi niya alam mismo sa sarili niya kung totoo o hindi. Pero ang ginawa niya, binalita niya pa rin. Oh. At ito naman, yung sinabi ni Boy Abunda. Pag may chismis o di kaya ay maling balita, huwag mo nang sabihin. Huwag mo nang ulitin. Alam mo, hindi ako sigurado dito ha, pero narinig ko ito. Kasi parang pinagkakalat mo ang isang bagay na hindi ka naman sigurado kung totoo. Minsan, alam mo nang hindi totoo, pero may masabi lang, may ambag ka lang sa kwentuhan, eh sinasabi mo, na ang isang bagay na hindi naman totoo. Sobra ng gulo ng mundo, wag na tayong dumagdag pa. So yan yung sinabi ni ano ni Boy Abunda. Na kung titingnan mo ay baradong barado etong si OG Diaz. Ha? Kasi alam mo na nga hindi sigurado eh. O parang narinig daw niya, hindi mo naman alam kung totoo o hindi, eh bakit kinakailangan mo ipagkalat? O sinabihan pa ni, parang sinabihan pa ni Boy Abunda itong si OG Diaz, eh alam mo namang hindi totoo, pero sinabi mo, o parang ano lang, parang mema lang. At para lang meron kang mayambag sa kwentuhan. O sinasabi mo, pinagkakalat mo yung mga bagay na hindi naman totoo. So, sobra na raw gulo ng mundo. O sobra na raw gulo ng mundo, OG, huwag ka na raw dumagdag pa. O yung sabi ni ano ni Boy Abunda. So dito sa sinabi ni Boy Abunda, eh talaga namang ano baradong barado. Soplang sopla etong si ano si OG Diaz. At etong mga ano ha, mga netizens ganun din yung kanilang pahayag. Ito sabi ng isang netizen, totoo naman kapag hindi ka sigurado sa isang bagay lalo na kung chismis, pasok sa kanang tenga, labas sa kaliwang tenga. Ngayon naipit ka kasi sinindihan mo ang mitsa. Ikaw din ang unang mapapaso dyan sa sinimulan mo. O yun yung sinasabi niya dito kay OG Diaz. Sabi naman ng isa, showbiz chismis nga yan eh. Trabaho nila. O ito naman yung ano, isa na mga opinion ng isa nating kababayan. Sabi niya, eto raw itong salitang, eh syempre hindi naman to confirm ba, kailangan din nating marinig ang panig nila. Ito raw ay isang strategy na kung saan sinusubukan mo o sinusubukan ni OG kung kakagat sila o hindi. Kasi gusto mo silang interviewin pero alam mong hindi sila papayag kaya gagawa ka na lang ng ingay hoping na magbibigay nga sila ng panig nila. O yun daw yung style ni OG Diaz na kung hindi niya kayang interviewin o ayaw magpa-interview sa kanya para sa content, ang gagawin niya, ito, gagawa siya ng ingay para ano, para magbigay nga sila ng kani-kanilang mga panig. Artista man, politiko ay masabing public property dahil sa public sila nabubuhay o kumikita. Kaya anumang kritisismo, hindi sila dapat magalit na nararapat gawin ay sagutin ng may katalinuhan upang may pakita na matalino sila at walang katotohanan ng chismis. So ito nga kasi nangyayari. Nagsalita si OG Diaz, pero wala namang sagot eh. Hindi nagsasalita itong si Daniel Padilla maging si Catherine Bernardo. Kumbaga tahimik sila eh. So dapat daw, sabi ng isa nating kababayan,
dapat, kasi public property sila, dapat kahit papano, magpaliwanag sila kung totoo ba yung chismis o hindi. Kasi lumalabas tuloy, ah, sa totoo lang, parang ano, parang totoo ata yung sinasabi ni OG Diaz. Parang lumalabas, ganun. Kasi yun yung nakikita ng tao, eh. O sa isang event, di sila magkasama. Tapos, magkahiwalay sila. Iba yung kinakausap ng isa. Iba yung kinakausap ng isa. So, napapaisip tuloy yung mga tao. Ngayon, eto tuloy si OG. Bumanat. At base nga doon sa narinig niya, merong ano, pwedeng dahilan kung bakit sila nagkakaganon. Etong Katniel. O dahil nga daw etong si Andrea Brillantes ay pumasok sa eksena. At mukhang nakikita raw, di umano, yung dalawa. O yun po yung ano, yun po yung chismis eh. Na walang ano, wala pang ano, walang confirmation. Kaya nagagali tuloy yung ano, yung mga Katniel fans. Pero dapat kasi magsalita na sila para at least once and for all, malaman kung ano talaga yung totoo. Okay lang yan, chismis is OG Diaz business. Pag walang chismis, walang business. Wala namang problema kung magkita yung dalawa, pareho silang dalaga at binata. Ayan, ito naman isang kababayan natin, kaya ayaw daw niyang mag-artista. Dahil sa mga chismis. It needs to be confirmed, but usually po, even if it's not showbiz, oh, kung meron daw usok, may apoy. At ito naman, meron talagang humanga kay Boy Abunda dahil dun sa kanyang sinabi at sa kanyang pagsopla o pagbara dito kay OG Diaz. Saludo talaga ako sa pagiging professional with respect ng tinaguriang King of Talk, Mr. Boy Abunda. Totoo naman, kung talagang alam naman pala na false, so haka-haka lang, dapat di na sinasabi. O, kung yan talaga ang kompleto na sinabi ni OG Diaz, ibig sabihin wala siyang masamang sinabi. Ang mga OA na Katniel lang ang nag-overreact. O, ito, tagapagtanggol naman ito ni OG Diaz. Sa totoo lang, naawa na rin ako kay Daniel at Catherine. Makikita mo sa mga mata nila na mayroong lungkot at parang pilit lang ang ginagawa nila sa mga bagay-bagay para sa ikasisiya ng mga fans nila. Naitanong ba ng mga fans nila sa mga sarili nila kung masaya ba talaga yung dalawa? O yan. Yun nga kasi yung ano, yung naiisip ng tao. Kasi yun yung nakikita nila eh. Kaya hanggat hindi nagsasalita itong dalawa, mag-iisip at mag-iisip itong mga netizen at isipin nila na pwedeng totoo. Nahiwalay na nga sila ayon kay OG Diaz. Mula ngayon may title na si Diaz, Baklang OG Diaz. Jesus, matagal naman pong tanggap niya na ganyan. Alam naman natin lahat. Na bilang respeto sa kanyang pagkamahadera, dalihira at pagpapaluwalang di kumpirmadong kwentong pampaabala lang sa isip. Di ba bagay baklang OG Diaz? I go with Tito Boy. What he said is absolutely right. Hindi kasigurado pero kinakalat mo. O natutuwa kaya siya? Sana kasi binline item mo na lang, ogag. Nasabihan pang ogag itong si OG. So, yan mga kababayan yung ano, yung post ng Baylon ngayon. So, pinapalabas nila na mali yung ginawa ni OG at itong sinabi ni Tito Boy ay kanilang sinasang-ayunan. So, lumalabas na sinupalpal ni Boy Abunda itong si OG Diaz dahil dun sa ginawa niya na ayon nga kay Boy Abunda, maling-mali. Ah, ang dami na nga raw gulo sa mundo eh. Dapat hindi na dumadagdag pa ng problema itong si OG Diaz. So, yun lang po muna mga kababayan. Tutok-tutok lang sa Batang Maynila to sa iba pang mga updates. Ingat po tayong lahat. God bless.